31 ng Agosto, Sabado, ng 21 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipagpalagay natin na may isang tao na bago mga ibang bayan ay tinawag ang kanyang mga katulong at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. 5 talentong pilak ang ibinigay niya sa una, 2 naman sa isa pa, at 1 sa pangatlo, batay sa kaya ng bawat isa. At saka siya umalis. Agad na ipinagnegosyo ito nang nakatanggap ng 5 talento at kumita ng 5 pa. Nagnegosyo rin ang nakatanggap ng 2 at kumita ng 2 pa. Humukay naman sa lupa ang may 1 talento at itinago ang pilak ng kanyang amo. Pagkaraan ng matagal na panahon, bumalik ang amo ng mga katulong na ito at hiningan silang magsulit. Kaya lumapit ang nakatanggap ng 5 talento, dala ang tinubong 5 pang bareta at sinabi, 'Panginoon, ipinagkatiwala mo ang 5 bareta sa akin at tingnan mo, tumubo pa ako ng 5 talento. Sumagot ang amo, "Mabuti, mabait at matapat na katulong. Dahil naging tapat ka sa kaunting bagay, pagkakatiwalaan kita ng higit pa rito. Halika't makibahagi sa kaligayahan ng iyong Panginoon." Lumapit naman ang may 2 talento at nagsabi, "Panginoon, tumubo pa ako ng 2 talento. Ang sabi ng amo, "Mabuti, mabait at matapat na katulong." Sa bandang huli, dumating ang nakatanggap ng 1 talento at nagsabi, "Panginoon, alam kong mahigpit kang tao. Natakot ako kaya itinago ko ang iyong talento sa lupa. Heto ang sa iyo." Ngunit sinagot siya ng kanyang amo, "Masama at walang kwentang katulong. Kaya kunin ang talento sa kanya at ibigay ito sa may 10 pa. Sapagkat sa sino mang meron, bibigyan pa siya at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, maging ang sa kanya ay aagawin sa kanya. Para sa walang silbing katulong, itapon siya sa dilim kung saan may iyakan at pagngangalit ng ngipin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mabuti, mabait at matapat na katulong. Panahon ba ng pagpapayaman ang panahon ng paghihintay? Kung ang ebanghelyo ngayon ang ating pagninilayan, tila panahon nga ng pagpapayabong ng sarili ang panahon ng paghihintay sa pagdating ng Panginoon. Taliwa sa ebanghelyo kahapon kung saan naghintay lamang ang 10 dalaga, pinuri ng Panginoon ang nagparami sa talentong ibinigay sa kanila at inalisan naman ang 1 tatamad-tamad. Para sa Panginoon, mabuti, mabait at matapat ang katulong kung naging tapat siya sa kaunting bagay. Taliwa sa karanasan ng mundo, sa Panginoon, ang maging tapat ay hindi simpleng pagpapayaman sa materyal na bagay, kundi pagpapayabong ng ating ugnayan sa kapwa. May halimbawa tayo sa Panginoon. Ipinahayag niya ang pagdating ng paghahari ng kanyang ama sa pagpapakain sa nagugutom, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapala sa mga mabababang loob, at paglilingkod sa pinaka-aba. Pagsasagawa, darating siya upang maghukom sa lupa. Handa ba tayo sa kanyang pagdating o abala tayo sa mga bagay na panandalian lamang?